Resto Express at Impress ay pwede rin siyang ma-apply para naman sa mga kagaya natin na drawing. Kaya tayo artist kasi meron tayong mga mensahe na gustong i-convey para sa ibang tao. Nung 2013, meron akong sinalihan na isang group
kung saan ang tawag sa kanya ay Guhit Pinas. At halos kalahati ng nasa friends list ko ngayon ay mga members din ng Guhit Pinas dati. At sa kanila ako pinaka nakakuha ng pinakamalaking suporta nung sinisimulan ko pa lang yung page ko na dito, James PH. Nag-upload ako ng comics, doon ko pinapost at sinishare sa Little Thing, ay sa Guhit Pinas. At dahil doon ako nagkaroon at makapag-accumulate ng audience ng TNP. So hindi lang sapat na maging part tayo ng isang group. Kailangan, nakikipag-interact din tayo at sinusuportahan din natin yung gawa nila dahil mga kapwa-artist din natin sila kagaya natin. Pangalawa, ay create. Nagsisimula pa naman akong mag-drawing at gusto ko siyang may pakita sa internet. Ang mindset ko agad, gusto kong sumikat, gusto kong maging famous. Kaso siyempre, kapag hindi nangyari agad yun, kasi hindi ka pwede mag-post. Bawa, mag-drawing ka, then mag-post ka sa internet. Yung overnight, mag-expect ka na ang dami mo na agad followers, dami ka, kasi hindi pwede yun. And madali ako na ma-frustrate nun. Gusto ko mag-give up agad kasi parang feeling ko walang patutunguhan ang ginagawa ko. And then, it came to me na dapat hindi pala ganun ang pag-iisip ng isang comic artist or isang artist na gusto kong ipakita yung kakayahan niya sa mga tao. Dahil ang artist ay hindi dapat nag-drawing para lang sumikat. Ang artist ay gumagawa dahil gusto niyang mag-express. Parang yung quote na sabi nila, dress to express, not to impress, ay pwede rin siya ma-apply para naman sa mga kagaya natin na drawing. Kaya tayo artist kasi meron tayong mga mensahe na gusto i-convey para sa ibang tao. Nag-drawing tayo kasi gusto natin nilang malaman kung ano yung emotions natin pagdating sa isang bagay. Nag-drawing tayo kasi meron tayong advocacy na gustong malaman ng ibang tao. At hindi tayo dapat gumagawa ng kahit anong content. Hindi tayo yung content creator. Hindi tayo gumagawa ng kanta, ng sulat, ng mga videos at ng mga artworks para lang maging famous. Dahil nawawala yung essence ng pagiging artist natin. So create. At kapag sa simula, parang may mga na-encounter din ako dati na mga baguhan silang artist. And kapag hindi sila naka-accumulate ng maraming likes or shares naman sa gawa nila, na-upset agad sila, na-frustrate sila na bakit hindi ganito yung attention na nareceive ko kahit sa tingin ko naman sa sarili ko ay isa kong skilled artist. Hindi porket only lang yung nagiging audience mo ay hindi ka naman galing. Minsan, you just have to find the right community para makapansin ang gawa mo. And lastly, huwag mong pansinin yung ganung bagay. Kapag gumawa ka at hindi napansin ng ibang tao, okay lang yun. Basta gumawa ka lang ng gumawa ng gumawa. Kasi yun ay nagpapasaya sa'yo. Number 3, no to pwede na yan attitude. I think self-explanatory naman yung part na to. Na every time gagawa tayo ng dibuho, or artwork, or comics, ay hindi natin pwedeng maging mindset yung lagi na okay na yan, pwede na yan, and then panibago gawa na lang ulit. Every time mag-submit tayo, or mag-post tayo ng mga gawa natin, kailangan bibigay natin yung pinaka-best natin. Na parang ito na yung last day natin sa mundo kapag every time gagawa tayo ng isang feature, it doesn't matter. Number 4. Try your best to be original. Of course, hindi naman may iwasan na meron tayong mga iniidolo na mga artists. Meron tayong mga tinitingala na mga matagal na nasa larangan na yan. Hindi natin may iwasan na parang na kakopi natin yung style nila. Sa simula, okay lang yun. But eventually, kailangan gamitin natin yung mga natutunan natin sa kanila para makapagbuo tayo ng sarili nating identity. And now, trying to be original, magpo-post ka ng content according lang sa kung ano yung sikat sa ngayon.
merong isang balita or merong isang meme, merong isang situation na nangyayari ngayon or movies na sikat na sikat, and then mag-jump ka lang sa bandwagon. Gagawa ka ng content para lang viral siya kasi alam mo nandun lahat ng tao. Pero hindi dapat. Hindi ka dapat gagawa lang ng isang bagay kasi trendy. Kasi gusto mo lang kasabay sa agos. Kasi mangyayari niyan, kapag gumawa kayo ng isang bagay na sa tingin niyong magta-trending, tapos maraming kayong gumagawa ng pare-pareho, magta-draw na lang din kayo sa crowd. At magiging one of the many na nandun kayo. Sabi nga doon sa isang favorite na pelikula ko, which is Rambo, why blend in when you can stand out? So ngayon, bilang artist, kailangan gumawa tayo ng paraan para unti-unti natin ma-develop at ma-develop yung sarili nating style at magkaroon tayo ng sariling identity. And then, number five, is always enjoy what you are doing. O nga naman, bakit ka nga ba nag-drawing in the first place? Bakit ka gumagawa ng opera? Bakit ka nagsusulat? Bakit ka gumakanta? Bakit ka tumutugtog ng gitara? Kasi yun yung nagpapasaya sa'yo. If you create something with love, it will radiate to your audience. Automatic yun, naniniwala ako doon sa mantra na yun. Kapag yung isang bagay, ibinuhusan mo ng panahon at ng love, yung paggawa nun, pati yung mga nakakita, pupasa yun sa kanila. Nagsulat ka ng isang bagay na alam mo sa sarili mo talagang nakakatawa, pati yung ibang tao matatawa din sila. Kapag may halong galit, yung iba magagalit din. So kung ano yung emotions na pinaproject mo doon sa ginagawa mo, ay maramdaman din yung iba. Ngayon, kapag hindi ka sincere dun sa mga bagay na ginagawa mo at meron kang ibang hidden agenda or para lang sa for the sake na meron kang bragging rights, magiging bland yung magiging kalabasan ng ginagawa mo kahit ano mga content. And then, lastly, be patient. Kasi kagaya nga nang sabi ko kanina, para makilala ka bilang artist, hindi siya nangyayari overnight. Siguro may mga ilan na sinusulat na nag-discover sila agad. Pero, yung journey mo bilang artist, simula sa pagtungtong mo dun sa platform at sa pagde-develop ng skills mo, sa pag-gain ng new experiences at sa pagkakilala ng mga bagong tao, mga bagong friends, hindi yan agad-agad. Yung community na meron ako ngayon at yung mga kaibigan na meron ako ngayon ay hindi ko lang sila sa isang gabi na kilala lahat. We just have to be very patient. Ngayon, kung gusto mong kilala, kasi ganun yung nagiging mindset na marami sa atin. Gusto kong maging sikat na artist. Pero kung gusto mong makilala, ang una-una mong gagawin ay aalisin mo sa isip mo na gusto mong maging sikat. Kailangan matanggal sa isip mo na ginagawa mo to para sumikat ka. Hindi mo to ginagawa para sumikat ka. Ginagawa mo to dahil ito yung nagpapasaya sa'yo. Ginagawa mo to dahil meron kang mga aral, mga morals na gusto mong i-advocate sa'yo, audience. Hindi naman masama kung tutuusin. Kung gustuhin natin na magkaroon tayo ng gustuhin na ng maraming nakakakilala sa mga gawa natin, para lalo na doon sa mga ibang artists, syempre, na meron ng online shop or duty-free lang sila. Kasi, kumbaga, itong bawat exposure na to is another chance or opportunity para sa potential client. But this is another form of marketing. It's okay if you want to be famous. But don't let yourself focus too much on just being famous. Hindi yun yung purpose natin bilang mga artist. Sabi nga nila,
kung magkakaroon ka ng pagkakataon na makapagsalita sa maraming tao or maipahayag yung mga gusto mong or makapag magkaroon ka ng isang pagkakataon na pakikinggan ka ng lahat ng maraming tao sa paligid. Magpakita ka na ng isang bagay kung saan may impluensyahan mo sila sa magandang paraan. Hindi ka lang basta sensation, hindi ka lang basta viral, kundi meron silang natututunan mula sa'yo. Again, as artists, it is more important to express than to impress. Thank you. Hello, comics people.